Hey, what's up mga idol? It's your boy, King Jan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pagkapanalo ng Los Angeles Lakers laban sa koponan ng Houston Rockets. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, subscribe mo na yan para mas maging updated ka sa mga susunod pa nating videos. Matapos makakuha ng Los Angeles Lakers yung pangalawa nilang panalo laban sa koponan ng Houston Rockets ngayong season sa score na 117-100, ang standing na po nila ay 9-3. Bale sila yung number 1 sa power rankings ng NBA. Sinunda naman ito ng Boston Celtics na may standing na 7-3. Tara mga kasolid, samahan nyo ako at mag-usapan naman natin kung paano nga ba nanalo yung Los Angeles Lakers sa laban na ito. Bale, ang ginamit na starting 5 ng Los Angeles Lakers sa laban na to ay sina Dennis Schroeder, KCP, LeBron James, Anthony Davis at si Marc Gasol naman para sa center position. Bali, sa first quarter pa lang, ipinakita na kagad ng Los Angeles Lakers sa Houston Rockets kung bakit sila yung tinaguri ang number 1 sa Western Conference. Matapos nga nila dito matambakan itong Houston sa score na 35-14. Bali, sa laban na to o sa quarter na to, pinangunahan ni LeBron James yung opensa ng Los Angeles Lakers na may score na 10 points. Samahan pa yan ng 4 rebounds at 3 assists. Tapos pagsapit ng second quarter, hindi pa rin nagawa ang pigilan ng Houston Rockets ang opensa na ginagawa ni LeBron James at nagtala nga siya sa second quarter ng 22 points, 5 rebounds at 4 assists. Bali, natambakan pa rin nila dito yung Houston sa score na 71-48. Sinunda naman ni KCP yung opensa ni LeBron na may stats na 11 points, 2 rebounds at 2 steals. Pagsapit naman ng third quarter, hindi pa rin nagawa ang makadikit ng Houston Rockets sa Los Angeles Lakers dahil nga natapos yung quarter na to sa score na 97-71. Mga idol, pinangunahan pa rin ni LeBron James yung opensa rito ng Los Angeles Lakers na may score na 23 points. Samantalang sinunda naman siya ni Anthony Davis na nakagawa ng 19 points. Samahan pa yan ng 10 rebounds, 2 assists at 5 blocks. Tapos ito naman si Dennis Schroeder, pumato siya sa opensa ng Los Angeles Lakers na may score na 14 points. Samahan pa yan ng 3 rebounds, 3 assists at 1 steal. Ganun na rin si KCP na nagtala ng 14 points. Pagsapit ng 4th quarter, napangalagaan pa rin ng Los Angeles Lakers yung kalamangan nila laban dito sa Houston Rockets dahil nga natapos yung laban na to sa score na 117-100. Los Angeles Lakers po yung panalo. Bali, pinangunahan ni LeBron James yung opensa ng Los Angeles Lakers kaya sila nanalo sa laban na to na may stats na 26 points, 8 rebounds, 5 assists at 1 block. Sinunda naman ito ni Anthony Davis na may stats na 19 points, 10 rebounds, 2 assists at 5 blocks. Samantalang si Dennis Schroeder naman hindi rin nagpahuli at nakagawa rin siya rito ng 14 points, 3 rebounds, 3 assists at 1 steal. Sa KCP rin mga idol, maganda yung pinakita niya sa laban na to na nagtala ng 14 points, 3 rebounds at 1 assist. Samahan pa pala yan ng 3 steals. Si Montrezl Harrell naman hindi rin nagpahuli dahil nakagawa rin siya sa laban na to ng 14 points, 4 rebounds, 1 assist at 2 blocks. Si Kyle Kuzma naman nagigumawa rin siya rito ng double-double na may stats na 11 points, 11 rebounds at 1 assist. Grabe mga idol, sobrang balanse ng opensa ng Los Angeles Lakers. Tara mga kasolid, samahan nyo ako at isa-isahin natin yung mga naging dahilan kung bakit nga ba nanalo o nagawang manalo ng Los Angeles Lakers laban dito sa Houston Rockets. Yung unang dahilan na nakikita ko kaya nagawang manalo ng Lake Show sa laban na to ay dahil sa pagkuha ng offensive at defensive rebounds. Mga idol, nakagawa po ang Los Angeles Lakers sa laban na to ng 55 total rebounds. Samantalang ang Houston Rockets naman ay meron lang sila ritong 42 rebounds. Tapos yung pangalawang dahilan naman na nakikita ko kung bakit nakakuha ng Los Angeles Lakers yung ikalawa nilang panalo laban dito sa Rockets ay dahil sa magandang depensa. Mga kasoli, nagtala po yung Los Angeles Lakers sa laban na to ng 10 steals. Samahan po yan ng 12 blocks. Grabing depensa yan mga idol, katulad nga na sinasabi ng iba, defense wins championship, kaya talagang napakahalaga ng depensa sa larong basketball. Ito naman yung pangatlong dahilan kung bakit nagawang manalo ng Lake Show sa laban na ito. Mga idol, ito pong dahilan na to ay tungkol sa 3 points. Bali, sa laban na to, mas maganda yung pinakita ng Los Angeles Lakers pagdating sa 3 points dahil nga nakagawa sila dito ng 14 out of 32 na 3 points at nag-a-average po yun ng 43.8%. Samantalang yung Rockets naman nakagawa lang sila rito ng 12 out of 40 at nag-a-average lang ito ng 30%. Mababa yan mga idol, kung mapapansin nyo, mas marami silang binitawan na 3 points kumpara sa Lake Show. Kaso nga lang ang problema nila, mas marami silang sablay na tira kaysa sa mga pumasok. Tara mga kasolid, samahan nyo at ipapakita ko naman sa inyo yung isa sa mga pinaanaging highlights ng laban na ito. Ito yung nakagawa si LeBron James na isang 3-point shot tapos tumingin siya sa mga kasamahan niya na hindi niya na nga tinignan kung mapasok nga ba talaga yung tira niya.
Bali, yung ginagawa na to ni LeBron o yung ginawa na to ni LeBron, isa rin to sa mga ginagawa ni Stephen Curry at iba pang mga 3-point shooters. Ito na yung mismong video, mga idol. Bali, makikita natin dito na si LeBron yung may hawak ng bola. Tapos ang gagawin niya, ipapas niya ito papunta kay Markieff Morris. Matapos naman dito ni Markieff Morris ma-receive yung pasa ni LeBron, makikita natin dyan, mga idol, na wala na pong defender kay LeBron at open na nga siya sa left corner. Kaya naman ang ginawa dito ni LeBron James, inagat niya po yung kanang kamay niya para mag-signal o humingi ng pasa dito kay Markieff Morris. Pero mabuti na lang talaga at maganda rin yung vision itong ni Markieff Morris, kasi matapos niya makita na open na si LeBron, hindi na siya nagdalawang isip na ipasa rito yung bola. Matapos naman dito ni LeBron makakuha yung bola, makikita natin dyan na pupuntahan ka agad siya ni Ben McLemore para depensahan. Pero hindi pa rin po dito nagpatinag si LeBron at tumira pa nga rin siya na isang 3-point shot. Pero ito yung malupit dito, mga idol. Bali, ang gagawin kasi dito ni LeBron, matapos niya ma-release yung bola, tatalikod na kaagad siya kahit hindi niya pa nakakita kung papasok nga ba yung tira niya. Pero syempre alam naman na nating lahat na kaya tumalikod kaagad si LeBron matapos niyang ibitaw yung bola o i-release yung bola. Alam niya na sa sarili niya na papasok yung tira niya dito. Kaya naman, mga idol, matapos nga pong maipasok ni LeBron yung tira niya dyan, makikita natin dyan na sobrang saya ng mga kasama niya. Pero mga idol, alam nyo ba na kaya pala tumalikod si LeBron matapos niyang bumitaw ng isang 3-point shot, meron pala talagang dahilan yon. Ito po ay tungkol sa kanilang dalawa ni Dennis Schroeder. Mga idol, bago pa lang pala tumira si LeBron ng 3 points, hinamon po siya o nagbet po itong si Dennis Schroeder sa kanya na hindi nito kayang maipasok o hindi nito magagawang maipasok yung tira niya sa 3 points. Pero guess what, mga idol, nagkamali po ng binitan itong si Dennis Schroeder kasi pumasok yung tira ni LeBron. At saka hindi pa nga lang po talaga tuluyang pumapasok yung tira ni LeBron sa 3 points, tumalikod na kaagad siya at tinignan niya pa pala sa mata itong si Dennis Schroeder. Pero syempre, mga kasolid, para hindi nyo ako sabihin na gumagawa lang ako ng kwento, ipapakita ko sa inyo mismong video na kung saan sinabi nga ito ni LeBron James. Well, my teammate, you know, hit me with a bet on the sideline, and I took the bet while I was still shooting the ball. So, you know, a bet isn't official until you look a man in the eye. So I had to look him into the eye, and I was able to win that one. Okay, gonna need a couple follow-ups on this one. Who was the teammate? Dennis the Menace. Okay, and so was the bet just like, can you turn around and look at me, or can you do it no look, or what were his words that you heard? He said, bet you won't make it. And in order to make a bet official, you either gotta have a handshake or you gotta look a man in the eye. So he said, bet it. And I turned around, looked him in the eye, and I said, bet it. So ayan, alam na natin ngayon kung bakit si LeBron tumalikod kanina. Mga idol, bago ko pala tuluyang tapusin yung video na to, nais ko lang i-shoutout yung mga sumusunod. Shoutout kay idol Casey Fortalejo, Mike Mateo, at saka kay idol Joshua Tarun. Maraming maraming salamat sa suporta nyo, mga idol. It's your boy King Jan. I'm out.